dalam orang-orang pandai, pemilu akhirnya. Kepada tambah tahu mai tahu akan jauh dengan yang takut. Ambil alam kai semula sahaja lulus. Hindi siya makukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya o ulan ang kanyang buhay. Sa tahanan ng asawa ay parang ubas na babunga bago kami na ulibo sa may ulang ang anak niya. Ang sino man kung siya ay bukos ang susunin, buhay niya ay ulan at laging magpapalay. Mula sa siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-ulan ng Jerusalem. Ang magiging iyong ako, nawa ikaw ay mabuting, naway maging mapayapa itong bayan ng Israel. Maliwanag ang katotohanan na kung tatay makilamak ng tao ang ama, wala ang magiging katos at magbulo sa kaliguan. Lagi siya na agaway, na handa siya bumamay, sa kilola niya hindi pagkakait kailanman. Ipagkakalo niya ang marapat, ibibigay niya ang dapat, upang ang tao ay maging dala sa damdamin niya yung libon at tumapang. Sa pagkatya, ang daan buhay, ang kamalilanan, ang buhay na kalayawahan. Mula kay Marcos, umalis doon si Jesus sa inyadtungo sa lupay ng Pilo at tumuloy sa isang bahay doon. Ayaw sana niyang malaman ni Juan na naroon siya. Subalit, hindi gano'n ang nangyari. Ang pagdating niya ay nabalitaan ng isang inang may maliit na anak na babae inaalihan ng masamang espiritu. Pumunta si agad kay Jesus at nagpakirapa sa kanyang paanan, harapan. Ang babae ito'y hindi tubo sa Seropenesia. Ipinamanhin niya kay Jesus na palayasin ang demonyo na nasa kanyang anak. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangan busugin muna ang mga anak. Hindi dapat kunin ang pagkain ng anak kung makikagis sa mga tuta. Tunay na po, Panginoon, tungkol ng babae. Ngunit ang mga tuta magnasayari ng hapag naninibot ng mga mumo na lalaglag ng mga anak. Kaya sinabi sa kanya, ni Jesus, dahil sa sinabi mo, maaari ka na umuwi, iniwan na ng demonyo ang iyong anak, iniwan ang babae, at tarapan niya ang higan sa higan ng bata, iniwan ang asya ng demonyo. May mga pangyayari
na hindi na napapatid ang nakikita ng ibang tao sa kapwa nila. At nawala ng patutok. Kung malalim, matatag at matimbay ang iyong pananampalataya, umuwi ka na. Paniniwalang matapat, pagtitiwalang banal, nagbibigay ng huwaga at humala sa buhay ng tao, na walang makatutupad, walang makagagana, maliban yung Ama na tunay ang kapangyarihan niya. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesucristo, iba't iba pag-anapang kasisilayan ng tao sa mundo. Iba't iba ang pakamtin ng tao kung ikilala ang totoo. Iba't iba ang pararanas sa taong kung ikilala upang makakilala ng ganap ng hinihilala at hinusundan niya. Tunay na ang kaliwanagan. Ang pagdating ay natin. Kung minsan akala mo hindi ka naririnig ng Panginoon, kung minsan akala mo pinagdaman ka at pinagdaman, kung minsan akala mo mababayaan ka niya, ngunit ibay mo lang ang pananalig at pananampalataya mo, patutuhanin niya sa iyo, hindi ka pala niya iniwan, hindi ka pala niya mababayaan, hindi ka pala niya matitiis, ikaisa sa kululungan niya, anak na nanginiwala, mayroon siya sa iyo, magagawa. Kaya kung patatagin mo lang ang paniniwala mo, makikita mong huwag at kumalami ang magagawa sa iyo. Sa buhay mo, sa buhay ng kapwa mo, sa buhay ng mga mahal mo sa iyo. Kaya nga kami ka, yan ang tayo kumikilala at nakakakilala, kumikilala pang ganap. Alalahanin mo, wala kang magagawa. Wala magagawa ang iyong kapwa. Subalit ang iyong Ama na sa iyo'y nagbigay ka ng matang tumawag ng Ama. Ang nakakaya niyang gawin upang ito'y palayain sa anumang pagkain niyo. Nekalanehanan. Nekalanehanan. Nekalanehanan.
aking pagkalis at kaya ang magaling at nakipagyabang sa kapwa mo. Dinagdagan mo sarili mo. Sapagkat, makipagmagaling ang pangalbaga at makipagkalis at ka ng kalino. Wala namang matatalo ng ama at hindi mo siya matatalo. Kung nanayot ka man at nanalo ka sa kapwa mo, at naman ang napala mo sa panalo mo, kung pagpatapos ng nanalo ka ay perdido sa buhay mo, sapagkat pinagpagan mo ang sarili mo, hindi yung ama na dapat mo ibaan gandaan. Sa mabuti niyang gawa, sa matapat niyang pag-ibig, sa mga pangyarihan niyang napangyarihan taglay, at sa taglay niyang kabutihan kalakilaan. Naon, ang ibig mangyari na ama. Kung kinikilala mo siya, gawin mo ang pagkilala mo ay magsabuhay ka sa kung papaan paparaanan. Araw niya, naglaki mo, malalasan. Nen karamenya kada, nen karamenya kada.
Hindi ang tuwang-tuwa kapag pinuguri ng kapwa. Hindi ang tuwang-tuwa kapag pinasasalamatan na kagaling mo naman sa pangangaral. Hindi tuwang-tuwa dahil hamang-hamang ang iyong kapwa, kundi ika'y tuwang-tuwa sapagkat ay pinagtiwala ng Ama sa Ina. Ngayon karamihan ng tanong, ang nakatayo. Mayroon bang nang pakadaluhasa sa kalulungan na
Ngunit ang nagbibigay lamang espiritual, pisikal at material ay walang pangatayan. Ang nagbabahagi ng karunungan at kalamang pansanibutan at kabanalan, kalamutan ang tutunguhan ay di namamatay. Ang nagtataglay ng makayanan na di kaya ng sinuman ay walang pangatayan. Kaya kung siya ang paniniwalaan, pagtitiwalaan, patutuwanan niya sa iyo, ay gagawin siya sa lahat ng panahon, tag-araw, tag-ulan, kahit ano pa nga, siya pa rin sa iyong mga. Habang ikaw, nabubuhay. Habang may buhay, lagi niyong tanda. Hindi siya nagpupwenta ng mga binigay niya.
kong nabibigaw ka. Hinahanap ka niya, nais ka niyang maitama sa kaligawan mo at maitama ka sa landas na matuwid. Kung nagkakasala ka, hinahanap ka pa rin niya, nais niya kumilig ka at magbalik loob at sa kanya ay patuloy na magtiwala ka. Kung nakikita ka, ibig niya nga palakas ka. Kung nawawalan ka ng pag-asa, ang nais niya magbuhay ang pag-asa mo. Sapagkat alam niya, ito ang kailangan mo. Sapagkat alam niya, siya ang kailangan mo. Kaya, huwag kang mag-alala sa kanyang kapangyarihan. Huwag kang mag-alala sa kanyang magagawa. Gawin mo marapat na siya, ipagtiwalaan mo at paniwalaan may kanyang nagawa. Huwag sa salita. Nagkaramanya ka na. Nagkaramanya ka na. Nagkaramanya ka na. Pagkahaba-haba man at pagkalayo-layo ng nilakbay mo, kung dakong-yaon ang tutunguhan mo'y makasasadyad ka at paroroon ka na hindi ka nag-iisa. May kasama-sama ka at walang dilit iba ang patnubay niya. Pagkaluat-luat man ang dusa mo na nakikita niya na nahihirapan ka, kung hindi man niya pagdakay minalagan ka, itatakdaan niya rin ito bilang anak na mahal ka. Kaya ito ang lagi mong paniwalaan, kaya ito ang lagi mong pagtiwalaan, kaya ito ang lagi mong asamin na pangyayari niya sa'yo at anong gagawin mo upang makamit mo ito. Magpakatapat ka sa kanya at huwag kang talusira bilang anak niya. Nektaramenya hanam. Ganang pagkatao sa araw-araw na nagbibika sa inyo, baybayin niyong tsuriin kung may paulit-ulit na katagambinig ka sa inyo. Kung mayroon mang nawawagis sa inyong kataga araw-araw, ito'y hindi ibig sabihin paulit-ulit ang istorya ng aking sari-sari. Kaya kung kayo may pandinig, may pandama, maliwanag ang katotohanan na buksan ang diwano, nakaunawa ito, naramdaman ang puso nyo kung sino ang kaagapin mo. Nekaramanya hanam. Galad sa puso niya'y nagpumapaw ng makalaya ang anak niya. Ikaw din, magpumapaw ka sa tuba. Magpumapaw ang iyong ligaya. Magpumapaw ang galang mo sa paglalaya mo, anak ng Ama. At ito ang nararapat mo ng tuba, ang kalayaan at paglalaya na walang dilit ibang magpapalan maliban sa iyo na bigay biyaya, pagpapala na araw at gabi na ataan ka sa lupa, may pagkain, tingnan mo, kaluluwa mo, pinakakain, binubusog, kung kayo marangang, nakalalasak ng malinang mahal na mahal o kayo. Tuliran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nektaramenya hanam. Ay mga tao, ang gamit ay salapin para pag-alawin. Tumudo, tumudya, tumudito, tumudo. Ngunit ang katawan, hindi kumagala. Bibig lang ang salapi at ang kapangyarihan. May mga tao naman, kung walang magawa kaibigan,
ang sariling naalay, ang nagrapan, iyalintana, makatutulang mga dati sa kapwa nila lang. Ngunit, ang dalawang ito, kalundutulong kapwa, kung mabubuti ang loob at mabubuti ang isip at tuloy na magpanginip. Subalit kung pinagagalaw mo sa labi mo, para pagalawin mo, at sa pingin tumutulong at tumadamay ka ng kapwa mo, wala ka namang ginawa, di manipan sa kapwa-tao, at pasakitan ng loob ng kapwa mo tao dinadamay ka ng tulungan mo, mas malinang pa wala kang binigay. At kung ikaw naman ay inaaray mo sa sarili mo, puro sumpat ka rin at sinasabi mo, pag napagod na ako, reklamo ka na reklamo, bilang tao, at subalit wala ka na sinabi, kundi pagod na pagod na ako, masama rin na loob. Kaya kapwa, walang silbi, walang pagluhan. Subalit, kung kapwa, mahirap at mayaman, may bukal na kalooban sa pagdamay at pagtuwal. Ang ligaya sa puso ay mararamdaman sa pagkatang ama ng siyang akibat at tunay na sa kanila na bibigay lukod sa kapwa. Upang pakilala kung sino silang mabuti at ang amang mabuti sa kanila sa kapwa, tao, nila. Neg karamelya ana, neg karamelya ana, neg karamelya ana. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya, ano ba ang pagkaalipin mo? Masama bang ugali ka? Masama bang pag-isip mo sa kapwa mo? Masababa loob mo? Alipin ka. Bitin mo, araw-araw makalaya ka. At kapag nakalaya ka, kay ligayo mo, tao. Pagkarihan, kayo, wala ka na bang umaalipin? Hindi ka na ba alipin? Nakalaya ka na ba? Magbunyi kang patuloy na malaya. Huwag mong kaliligtan ang nagpalaya. Manahan ka sa kadakilaan at kabutihan ng sayo'y nagbigay laya. Pagkalian, kayo, tayo na. Taas ang mga.
kahit binulong nyo lang sa isip nyo at dinarinig ng kapwa nyo ang dainan nila inyo, may ama na nababasa naman ang isipan nyo. Kaya sa oras na ito, sulong, simulan nyo na. Bahala na kayo kung ilan ang gusto nyo dinig. Ang mahalaga, magpakatapat kayo sa pagdunod. Yamang na ituran. Sa diwangan lang ay nabasa mo narinig ang mga binuno nila. Kasihan mo at kalugdahan ng kanilang mga kahilingan. Mabagkat maawa sa kanilang kahilingan, ikaw magpagpapalad at magpaganap. Yamang ikaw ay buting, magulang buting, amang Diyos na walang hanggan. Kasihan mo sila ng kaligayahan. Puspusin mo sila ng espiritu ng katotohanan. Tanglawan mo ang isipang nadilinlan. Ayusin mo buhay ng may kaguluhan. Payapay mo ang mga buhay ng may kaguluhan. Bigyan mo na sigla at pag-aalam ang pananalig at pananampalataya. Bigyan mo buhay na pag-asa na di mga mataya mo na buhay sila. Bigyan mo ang manang makinak at pinan at mabuting kalooban. Pahaginan mo na mabuting kaisipan kalooban. Patuloy mo silang akayin sa landas ng katotohanan. Ituloy mo ang mga kamalian, patawarin sa lahat ng kasalanan. Sa kahinaan ng palakas mo, sa pagpagbubuintindi mo, makabawi sa lahat ng sa kanila na wala at tuligid pang pangin. At ang tagumpay maging kagatagumpayan nila at patuloy kanilang mapanamalag pagpulihan, makilala ang walang tumpay. Sinama mo ba ang kapwa nyo na sa kanilang karamdaman ay mapagaling? Na sa kanilang mga pamumuhay ay maging mainam at maging maligaya? Sinama nyo ba ang panig ng daigdig na ito? Kung saan tao man naroon ang kapwa nyo? E sinama nyo ba ang kapwa nyo na di lamang kayo ang masyan at matuwa maging sila? Kung may papala ninyo
dito'y saking sa kaligayahan, makasarili, di lang nila na. Pagdaritan kayo, mga libikot, minamahal. Kaya minsan pa! Paglaharian ng inyong kalooban, bubuti ang inyong damdamin, tataglayin mo